So the debate of officially starts now. Ready timer. All right. So una sa lahat, una sa lahat. Okay, Tagalog, no? Magandang hapon po sa lahat, sa live at saka dito. Una sa lahat ay humihingi pa pa ng pasensya sa ating tema. Actually, sa tema po namin, actually, Truth Church lamang po ito, one-sided. Since hindi po pwede nalagyan ng, ayaw po nalagyan ng hindi. So ngayon, buo po ang tema na patutunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 AD samayon sa Biblia at mga referensya. So, pasensya sa tema, pero Truth Church lamang po ito. Meaning to say, we don't believe that Roman Catholic Church founded by Jesus Christ and from the Apostles. Okay, so simulan po natin. Ito po na patuloy nating tatandaan na meron pong mga errors po itong mga encyclopedia at mga aklat. Kaya sa ayon dito, as useful reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. So meron po itong ano, no? This is not like the Bible na meron po itong mga mali. So kailangan po natin kunin yung general consensus, hindi yung isang references lang. Kailangan po nating kunin ang buong o kaya agreed na sa lahat po ng mga encyclopedia. Ito po ay dahil gagamit po tayo ngayon ng referensya at mga ang Biblia at referensya. So ito na po ang ating patutunayan. Sumukot lamang 380 ayon sa Biblia at referensya. So una sa lahat, ang aking po trabaho ngayon is to define the topic and then to present arguments. No, hindi po sa debate ay babasahin letra por letra. We have to present arguments and evidences. So, define the topic, Roman Catholic Church. Ano po ito? Okay, this is from Wikipedia. At wala po yatang tututul dito. The Pope, who is the Bishop of Rome, is the chief pastor of the Church. So, Roman Catholic Church, the largest Christian Church. Kayo na po babasa dyan. At according to Found What Does New Encyclopedia, ito po ay those Christians who acknowledge the supreme authority of the Bishop of Rome, the Pope. Okay, ito po ang pag-uusapan natin. Ito po yung tema. So ngayon, ganun pa rin, New Catholic Encyclopedia, volume 13, ito po, page 562, ganun pa rin, sabi dito, so the term Roman Catholic became accepted as a useful designation of those who owed allegiance to the Pope. Alright, yan po ang ating tema, no? Na ito lamang po ay sumulpot. Ano ba ang ibig sabihin ng sumulpot, mga kaibigan? Hindi galing sa mga apostolo, hindi tatag ng Panginoong Jesucristo. Ito lamang po ang ating definition. Number two, amin, dalawa po ang ating pag-uusapan ngayon. Una sa lahat, patutunayan natin na sumulpot ang RCC ayon sa Biblia at patutunayan po kung kailan ito po ay 380 ayon sa references. Alam po natin ang Biblia natapos po ito first century. Kaya ang 380 ito po ay mapatunayan natin using the references. Ito po yung dalawang ano natin ngayon. Nas negative, ito po yung trabaho ng ating kaibigang katunggali mamaya na pamalian po niya itong ating references. Number one,
bakit po natin nasabi na sumulpot po ang Romano Katoliko, ang tunay na iglesia sa Biblia ay may katiyakan sa kaligtasan, which is not sa Roman Catholic Church. Bakit nga ba? Kasi po, ayon sa Colossians 1:18, ang ulo po ng iglesia ay si Kristo at ito ang kanyang katawan. At hindi po tayo naniniwala na ang katawan na siyang iglesia ay mapunta sa impyerno. Therefore, merong katiyakan sa kaligtasan ang tunay na iglesia. At hindi ito ang Romano Katoliko. Ayon po sa Ephesians 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil dito, 26, upang kanyang pakabanalin ito at nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kung atin pong titingnan, ayon po sa Juan 10:28, ang iglesia, ang kanyang mga tupa ay binigyan na niyang walang hanggang buhay at hindi na ito kailanman malilipo. At ayon po sa objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 1. Ang subject matter dito, ang Roman Catholic Church ay sumulpot noong taong 380. Bakit pumunta sa kaligtasan? Hindi topic yan. Violation yan sa rule of debate. May ask you a question. Kung sa mana, ang imong rason nga i-state na nimo, doon na ba na ikalabutan? Relate na siya sa imong tema? Meron po, mga moderator, dahil ang arguments ko po ay ang tunay na iglesia ay merong katiyakan sa kaligtasan. At ako po ang affirmative dito. So kung ako pang mag-present, hindi po trabaho niya na parang siya po ang masusunod sa presentation. So, ito po ay tinutukoy natin yung tunay na iglesia na hindi yung Roman Catholic Church. Mr. Moderator, again, objection. Maliwanag ang topic dito na ang Roman Catholic Church ay sumulpot, binigyan niya ng taon, 380. Bakit pumunta sa doktrina ng kaligtasan? So, Mr. Moderator, that is an objection of the rules of dialogue. Okay. Hindi pa. Papunta pa po ako dyan. Okay. Pwede nang direct to the point. I-touch ni mo siya. I-direct ka sa punik ngayon sa imong creativity. Actually, Mr. Moderator, yung sabi ko nga, ito, malinaw naman sa aking presentation. Next topic lang ito na. Hindi pa po ako tapos eh. Okay. Mr. Moderator, patutunayan ko po ang tema. Okay. So, yung 380 mamaya, hintayin niya kasi lalabas yan. No? Hindi pa po ako tapos. Okay. Kaya ang aking presentation, patunayan ko sa Biblia, sumulpot sila, tapos yung 380 sa references. Malinaw po yan, Mr. Moderator. So, related siya? Natural. Proceed. Oh. Ito po, mga kapatid. Please make it brief. Opo. Ha? Bakit po, mga kapatid? Ang sabi ko po, ang patunayan ko, sumulpot po, layon sa Biblia, yung 380 references yan, mamaya, maghintay ka lang. Okay? Yeah. So, malinaw po na Jesus Christ is the head of the church. We're talking of the church. Ito, church. So, ang church po, Mr. Moderator, ang iglesia na tunay, ang author of salvation si Jesus Christ na merong eternal salvation, merong eternal redemption, at may buhay na walang hanggan. So, yan po ang tunay na iglesia. Pag wala kayo yan, hindi kayo tunay na iglesia, therefore, sumulpot kayo. Okay? Ngayon, number two. Argument number two. Ang tunay na iglesia sa Biblia ay hindi pinamamahalaan ng isang tao sa Papa sa Roma. I'm talking of iglesia. Kaya, Mr. Moderator, objection na yun, Mr. Moderator, pumunta na siya doon sa leader. Sa papasi. Ang ating tema, maliwanag o ulitin ko, na ang Roman Catholic Church ay sumulpot 380. Yun ang subject matter. So, dapat yan siya. Again, that is one of the violations of the rules of dialogue. Okay. Pastor Ryan, direct to the point, sa pagpresenta ni mo, mahurot ang inong oras, tiliin mo kahatagag punto ang tema na sangayon ang direct to the point. Objection, Mr. Moderator. Kailangan po kayong makinig sa dalawang objection. Unang objection, yun yung objection niya.
Mr. Moderator, ang pinag-usapan natin dito ay iglesia. Na Roman Catholic Church. Ang pinipresent ko po iglesia, nasa Biblia. Yung hinihintay po niya na tema, sabi ko nga, dalawa po ang aking patunayan. Na sila'y sumunto, ayon sa Biblia, kailan references. So, pinag-usapan natin Roman Catholic Church. We're talking about the church. Bakit? Bakit wala sa tema yun? No. Sir, sa pinag-usapan natin, hindi mo ito, ano? Existence. Sumunto. Muna rin ito siya. Kasi na ito, sa proposisyon, patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumunto lamang noong exist. Taong 380 ang ayon sa Biblia at referensya. Now, I think it is fair na dili man question ang authenticity sa iglesia nga gitukod. Ang question dere is another issue. Ang issue dere is whether or not sumulpot pa sa 380 ang Roman Catholic Church. Mamay main issue. Kaya nga, Mr. Moderator, pinapatunayan ko muna yung totoong totoo. Kasi mamaya, ipapatunay ko yung sa kanila kailan. Kaya hindi mo malalaman yung peke kung walang totoo. Kaya binipresent ko muna. Eh kung hindi ako papasok sa tema, Mr. Moderator, pabor niya yan. Okay, another sa akong opinion sa Moderator Pastor Ryan. Ang tema, patunayan ng Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 38 sang ayon sa Biblia at referensya. This is a very single presentation. It should be, you have to present this in a singularity. You have to prove this based on the very issue of the theme. So, based on the theme, you are not required to present the origin of the church. But the theme you are being forced to deliver, you have to put in points. Why is it that the Roman Catholic Church will put yung taong 380, yun ang gagawin mo. And because of that, Mr. Moderators, I would like to request that according to the rules of dialogue number 13, if the debater committed violations, so dapat i-count para ang every 3 violation, maridakan siya ng 1 minute sa kanyang summary. So, maliwanag na nakabiolate siya sa rules of debate, so dapat mag-start na tayong mag-count ng deduction o meaning, i-count na natin yung mga violations para makapag-start tayo pag darating siya ng tatlong violation, makapag-minus sa tayo ng 1 minute sa kanyang summary period. Yan ang rules natin sa ating dialogue. So, last speaker, ha? Ito ang Mr. Moderator. Introduction to debating speaking rules, Mr. Moderator, I am presenting arguments. So, sabi, outline, sabi dyan, the affirmative rule is to set out the team's interpretation of the topic, define the topic, outline the team's plea, and present arguments. I am not presenting arguments ngayon. Patungkol sa iglesia, ang tunay, saka sumungkot. So, paano wala sa tema yon? Again, sabi, I am presenting arguments na hindi ho sila tunay na iglesia ayon sa Biblia. Kailan I will use the references pagkatapos. Bakit ayaw niya yan? What is the very sore is whether or not the Catholic Church emerged only in 380 AD. More than siya ang issue. 380 AD. I understand ang imong point na modelin ka i-establish ni mo ang kunsay tinuod. Then, patunayan niyo mga false sila kay 380. Pero hindi naman isyo kung siya tinungod ng iglesia na rin. Ang isyo na rin rin sa sigun sa proposition is patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang ng 380. Teka, Mr. Moderator, ang tema ko po, sumulpot. Paano mo sasabihin sumulpot kung wala ang tunay? Paano mo masabing sumulpot ang RCC kung walang tunay? What's the definition na sumulpot? No. Ang punto rin rin, whether or not, ano ang tunay, ang punto lang din nga ang Roman Catholic Church emerge ba sa 380? Kaya nga, Mr. Moderator, kaya nga kailangan yung tunay para sumulpot sila. Kaya nga, Mr. Moderator, hindi tayo makapagpatuloy ngayon kasi kung out of topic ako, Mr. Moderator, advantage yun sa kanya, wala ho siyang trabaho kasi negative siya eh.
Ako po affirmative ngayon, I am presenting arguments. And he's talking of the church. Bakit siya sumulpot? Kasi yung tunay nandito. Bakit siya sumulpot? Kasi po hindi sila parehas sa tunay. Ayan, ang sabi ko nga kanina, dinidefine ko ba o? Ang sumulpot po, Mr. Moderator, ay hindi tayo patuloy nito, Mr. Moderator, kung ganun. Oy! Sabi ko, hindi galing, eto ha, ang tema o, ang tema na sumulpot, hindi galing sa mga apostol o hindi tatag ng Panginoong Jesucristo. Dapat dyan pa lang. Kinsamang, na kayo. Kinsamang profesor, ayan, na, define na na. Ayan yung tema ko. Ako yung affirmative, ako nag-present. Ito yung tema ko. Kinsamang, ano bang ibig sabihin ng sumulpot? Hindi galing sa mga apostol, hindi tatag ng Panginoong Jesucristo. Paano mo masasabing hindi tatag kung hindi mo sasabihin kung ano yung tatag ni Kristo? Kinsamang profesor, nag-refine na na. Pastor Ryan, sa definition mo na sumulpot, dapat ang trabaho mo, ano ang nasa ng Catholic Church practice or their beliefs. So, after presenting the beliefs, when that beliefs came true to the beliefs. So, you are not required to present the origin of the church, but you have to present directly to what the Catholic Church believe and practice of the Catholic Church. By doing that, then you can prove that church, Catholic Church became sumulpot. That's it, sakto. So, ang trabaho ng magiging moderator, so mag-sabot me, kung kinig mo nga presentation mo, dili pa ni siya violation sa rule number one. Mr. Moderator, is it violation for the rule number one? And to me, this is a violation. Okay? Ang point ni sa affirmative is dunay relation sa topic kay tungod kay by presenting sa tinungod ng iglesia mapatunayan niya na false yung usa, di ba? Pero mao lagi ang punto ni Rico, wakan mag-isgot ng dere mo rin ang proposisyon ko, wala mo na yung ginaglaro dyan. Ang proposisyon ko, magkinanglan nga mahingon nga, kung sa'y press, kung sa'y, kinsa'y false, kung sa'y tinuod. Ang ipangayon na rin, na whether or not, ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong 380. So, whether it is false or not, is not the point. It's the, ang punto na rin, kung kailan siya sumulpot. Hindi po kailan ito. This is not only day. This is about sumulpot muna, tapos yung day. Hindi po date naman po ito ang tema natin. Mahaba po ang tema. Hindi po date na ang tema ho. Meron po tayong definition patungkol sa sumulpot. Pastor Ryan, kami nga moderator. We have to respect the moderator. Kamu nakita na violation sa rule number one. Kung mag-iklaro tayo na ang tema, you are obliged to present the beliefs and practices of the Catholic Church and those practices, when the practices came, and that's your part to deliver the facts. So, yun na nilang ang mga desisyon. Sa ako nga side, this is a violation for the rule number one. Well, perfectly, I understand your point. Pero ang atong tema karon gud, I understand na relevant yung kaya siya doon bali na doon, pero ang proposition is nag-restrict na ito. Mabot na yung kosasyon ka rin karo nga proposition ninyo. Kaya mahin mo nga, mainap na ang discussion na ito sa BN, sa OSA, yung ipangayon sa proposition. Muna akong giklaro, kay It's not a question of day. Lamang ang gipresent. Niha na kung sa'y tinuod o kung sa'y false na iglesia, which is not demanded. Brad Ryan, ang gusto niyo na ipresent ka ron, ato na lang sa iyong rebuttal. Go straight to the point. Okay? Hindi kasi, babalik tayo na lang ito. For example, argument number 2, ang tunay na English. So, Roman Catholic Church, pinamamalaan ng Papa sa Roma, therefore, sumulpot sila. Kaya hindi pwede rin? Hindi pa rin pwede. Ang mga points ko, babalik tayo ko. Kasi I'm talking of English sa Biblia. So, babalik tayo ko po, Mr. Moderator.
na ang Roman Catholic Church ay sulpot dahil sila yung pinamamalhaan ng iisang tao. Sige, babaan ko lang. Masa i-grip na lang ng point. Sige. Okay. Sige. Purul. Ang mga tanda ko nimo, we have a rule. Consider naman ito, rule man sa moderators na ay the deviation sa rule, we consider it as one point ang kanyang modelipa. O pa, may three violations man. One point, okay. Sige, layo pa kayo sinuod. Sige, brother. Ay, kidibate, moderito. Ayan, okay. So, number two argument, no, mabalik-tawin lang natin. Huwag niyo nang intindihin yung presentation. So, bakit ko sila sumupot? Again, ang ating tema, sumupot nga, ibig sabihin, hindi tunay. Dinidefine ko na ho yun eh. Pag-define ko po as an affirmative, kailangan ko pong patunayan yung definition ng tema ko. So, ngayon, number two, sila po ay sumupot dahil meron pong Santo Papa na namamahala sa Roman Catholic Church, which is hindi ho ang ayon sa Biblia. Okay, so, eto, ayon po kay St. Peter, no? Ayon kay St. Peter, na ang kanyang iniwan ay plural, eto po ay elders. Ayon po kay Apostle Pablo, ang kanyang sinulatan din mga elders din, hindi ho niya iniwan ito ng isang tao. So therefore, no, ayon sa Biblia, sumulpot po ang Roman Catholic Church. At again, ang date, maya-maya ibibigay ko po kung kailan. Nandito yan eh. So for example, in 2 Timothy 2, ayan, commit thou to faithful men. Okay, mga tao. Ang iniwan niya, marami, hindi yung isang tao. Therefore, sumulpot po. Okay, now for example, ito. Papatunayan ko po yan na iisang tao, sabi kasi dito, ayan o. So, yan, early papers, papasi. Now, ito, dahil I define the Roman Catholic Church na under po sa Roman Catholic yung isang tao po ang namamahala. Sabi dito, there is no historical evidence that St. Peter was Rome's first bishop and or that he was martyred in Rome. Kaya hindi po totoo na galing sa mga apostolo kaya ang tunay na iglesia ito. Therefore, sulpot nga eh. No? Kailan sulpot, mamaya ilabas natin kung kailan. Tapos, ito po yung line. Ito po sa Encyclopedia Britannica, andyan po sa ating Papa Seal the Empire, if Pope Leo I and Gregory I may be styled the architects of the medieval papacy, ito po should be called, ito si Pope Gregory VII and Innocent III, sila po ay master builder. So yung pamamahalang isang tao, yan ay hindi ayon sa Biblia. No? Ayan. Like Pope Gregory I, siya po yung nag-laid ng foundation for the Roman Catholicism of the Middle Ages. So kaya ito, ayon po sa ating references, siya po ay sumupot mga kaibigan, no? Christianity, the official religion of the Roman Empire. No? Ano akong patutunayan ngayon? For example, ha? Eto. Kailan sumupot? 380 AD. Kailan ho, mga kapatid? 380 AD. So, dito po, patutunayan. Eto, i-direction natin argument number 3. Okay, sa rebuttal ito. I-ano natin ito sa rebuttal. Okay. Dito po sa ayan, ayan o, ito hinihintay nyo. Kailan? Okay, pinatunayan ko po sumulpot from the Bible. Kailan? References. Kasi nga, first century nga yung Biblia. No? Kailan mo sumulpot? Ito sabi po ng Wikipedia, it's accessible. Theodosius I, sabi dito, declared Catholic Christianity the official religion of the Roman Empire. That is in 27 Thessalonica, Edict of Thessalonica, February 380 AD. So, saan po nang galing ang Roman Catholic Church? Galing po yan sa Roman Empire na ginawang religion, official religion yung Christianity. Ha? Another thing is, Collier, Encyclopedia, ano po nakasulat? Ano po sabi ni Theodosius dito? Sabi niya dito, having embraced Christianity and been baptized in 380, ayan, he decreed that all his subjects become Christians. Ha? Ginawa niya Kristiyano by decree, hindi ho conversion. Bakit? Kasi po, impero siya, imperador. No? Kaya, dyan po sa Edict of Thessalonica, dyan nagsimulang nag-develop ang Roman Catholicism. At hindi ho ito unang, minsan ang pag-establish, hindi ho, ito po ay development. Ha? Development. Kasi nga,
hindi ho ito diretsyong itinatag at ayun na. Umabot pa nga ng 1954 ang Roman Catholicism about Mariology. So dito, ito pa. Tingnan pa natin. Encyclopedia International. Ayon po dito, si Theodosius pa rin by a famous edict. Theodosius enforced Christian Orthodoxy throughout the empire and made heresy, particularly Arians, punishable by the imperial authorities. Sabi dito, sa baba, and an able administrator, he carried forward the program of Constantine the Great for the creation of a new Christian empire. Ginawa ho niyang official state religion. Therefore, pagkatapos yun, mula noong dumating na si Pope Damasus hanggang doon sa iba pang mga posts ng list of popo ninyo ng Roman Curia na ginawa na rin ng Roman Court, yan po'y nanggagaling sa state religion ng Roman Empire. So, New Catholic Encyclopedia, ano po sabi niya kay Theodosius? 317, ended the Arian dispute and established Catholicism as the religion of the empire. Ang dami pong rebellion, ang dami pong references. That doon po nagsimula ang superpower na Christianity, mga kaibigan, na tinawag po na Roman Catholic Church later on. Now, ito ay patungkol na sa mamaya, dibatal natin kasi ayaw po nilang na makinggan yung iba pang mga ano na yun. Ngunit, anong oras at anong oras na natitira? Ha? Time remaining nyo? Time remaining, 2 minutes and 35 seconds. Okay, 2 minutes. Right. So, ayan o, pagka sasabihin natin, yung founded by Jesus Christ, Christianity, Christianity, the religion that traces its origin to Jesus of Nazareth. Pero maraming Kristiyano. So ngayon, ang pinag-usapan natin, Roman Catholic Church, that is the branch of Christianity. Kailan mo nagsimula? Noong ginawang state religion ng Roman Empire ang Christianity. Kaya nga, naging doon na develop ang Roman Catholicism. History of Christianity, Christianity begins with Jesus Christ. Kailan nagsimula? Ayan po yung tunay na history. Curial Science of Media, ano po ang sabi? Roman Catholicism? Sabi dito, Roman Catholic Church has two sides, political and spiritual. Ayan, political and spiritual. In one aspect, as Roman writers suggest, it is the heir and successor of the Roman Empire. Saan daw nang galing? Galing po sa Roman Empire. Okay? Kaya ibig sabihin po, mga kaibigan, sumunod po nga, using the Bible, ang dami pa mamaya, ipapakita ko po kasi rebuttal po ito daw eh. Pero nakita po natin ngayon, mga kapatid, faith and practices ng tunay na iglesia, iba po sa Roman Catholicism. Kaya paano hindi sumulpot? Sumulpot using the Bible. Kailan? Using the references. When Theodosius I made the Nicene, the Catholic Christian Church to become the state religion of the Roman Empire. And from that state religion, na forced Christianity, dyan po umusbong yung po Roman Catholicism. From Papacy, Pope Gregory and Leo, and then hanggang sa iba't ibang mga konsilyo. Mamaya, iba pa, yung pang paggawa ng Biblia, pag-declare ng mga books ng Biblia, doon po nanggagaling yan, 4th century AD. Kaya napatunayan po natin yan using the Bible and the references, kaya handa na po tayo sa pagtatanong. Na kaniyang sarili, hindi ayon sa mga lexicographers. Huwag kang gagawa ng sarili mong
pagkahulugan sa isang salita. Dapat natin i-align sa kung ano ang sinabi ng diksyonaryo, na maliwanag na ang sumulpot ay emerge, at ang synonymous terms ng emerge ay lumitaw at nagmula. Okay. Una ko pong katanungan, Brother Paul, na ano mo sinabi mo about sulpot. Okay, ito, tanong ko sa'yo. Yung bang meaning ng sulpot, hindi tatag ni Kristo o tatag ni Kristo? Sagot. Ang meaning ng sulpot, teka, wala doon sa tanong. Okay, Mr. Moderator. Ang sulpot, ang meaning niya ay emerge. Ha? Emerge po ang meaning ng sumulpot. Hindi po ang sumulpot ang meaning. Okay, hindi tatag ni Kristo. Dapat, i-present mo muna yung definition mo. Ginisipahin mo muna yung sumulpot na yun ang tunay na term. Itanong mo muna sa akin. Huwag kang magkawa ng sarili mong definition na hindi na ayon sa maliksik of prepares. Rejection! Ang objection niya, sustain. Ihan na kayo pumunta na maanahin mo makuha ang meaning, ma-determine ang meaning. Okay. Sustain. Dapat moderator mag-present siya ng definition. Objection pumunta na. Sige, refresh mo. Sustain. Okay, refresh ko po. Ang salitang sulpot, Propol, ginagamit yan lalo na po sa mga debate, informal o formal. Ang tanong ko po ganito, pagsasabihin ba yung inyong grupo na sulpot, tanong, tatag ba yun o Kristo o hindi? Objection ni Superdirector, hindi ko tagapin yung tanong niya sapagkat gumawa sa sa'yo definition niya. Ang akin, ang definition mo ng diksyonaryo, mag-side ka muna ng definition ng diksyonaryo at doon ako aayon, yes or no. Sustain. Gawa ang definition mo. Sustain, ang iyong objection. Okay. Ayun, ang iyong pasabuot na iyong pamutana ay base sa definition na iyong i-base ka, i-base sa mga referensya niya. Pamutan na rin siya. Sir Moderator, ako kung nagtatanong. Hindi ko pwedeng mag-ano ko ng reference. Simple lang tanong ko eh. No. Ang point niya is that ang iyong objection na iyong din itastar ang kahulugan. Iyong gusto ka, basahaw na ang kahulugan niya. Iyan ang doon ang bilhin. Mariya ko sa mga. Premise ang iyong reference. Kaya nga, ang objection ko po, kaya nga, binigyan ko po siya kung alin ba ang kahulugan ng sulpot pagdating sa reliyon. Ginagamit kasi yan ang termino. Mr. Moderator. Ang iyong pumunta na, kung gigamit ako no, ang word na emerge. Ginagamit yung sulpot. Hindi, sulpot. Ang sulpot, sa nabangin sa pagdurutan sa Christianismo. Hindi mo na sagot ang tanong nga na, explanation ko muna ito. Hindi pa. Ang atin pong debate, resolved by Bible and references. Kaya hindi pa ako tatanggap ng tanong na hindi nagbabase sa referensya. Kailangan mag-cite ka muna ng diksyonaryo na ito, Brad Paul, bang kahulugan ng emerge, sang ayon ka ba nito, yes or no. Huwag kang magbigay ng sarili mong kahulugan sapagkat magulo tayo pa ganun. Kailangan may common understanding tayo at nakabase iyon sa ating dalang ebidensya. Pag may ebidensya kaya, i-define mo ang emerge at saka magtanong ka sa akin, yes or no ba, tanggapin ko. Moderator style. Iyang pangutana, Brad Paul, yung sumusulpot, tatag ba ni Kristo hindi? Tama naman ang question. Eh kasi, siya managapramatid. Siya magpramatid. Dapat tupaguli mo. Pero sa'yo naman natin kung tupagol. Tupaguli mo siya. Kaya ang iyong tema nakasukat sa iyong affirmative sign. Gidala sa imo. Pero mahimura kaya mo naman. Sa'yo naman isa tupagol. Pero basta ka, ang nakita, sa sign sa iyong affirmative mo, iyong ipalis ang pangutana sa imo. So, obligado niyo kami tupad. Okay. Sa'yo na kaya. Kung ang sumulpot ay yung hindi tatag ni Kristo, mapatunayan natin ang katuloy ko hindi pala sulpot. Dahil tatag ni Kristo, may nalang ko ibinig siya na ang Roman Catholic.
Ano siya sa church history ng Baptist Theological Missionary? Sapagkat wala siyang naipresenta na matibay na katibayan na 380 sumulpot ang Roman Catholic Church, kaya dinala ko itong church history ng Baptist. Sabi dito, earlier sa taong 325, nandiyan ang Iglesia Katolika. At sabi dito sa inyong aklat sa Baptist, anong sabi dito? Ipa-atras natin sa year 200. Bahina 71. Novatian left the Roman Catholic Church. He began a new church and declared that his church was the only true church. Si Novatian ay umalis sa Roman Catholic Church as natatag siya ng kanilang sariling grupo. At tinatawag itong Novatianism. Ayon sa pahina 50, kailan ba nagsimula ang Novatianism? Ang Novatianism, ang kanyang beginning ay year 200. Question, ginamit mo na naman si Novatus, ang Novatianism, okay? Ginamit mong patunay na nandoon na daw, wala pang 380, nandiyan na ang Roman Catholic Church. Ginamit niya, Novatianism. Tanong, Lord, ano ho ang tunay na pangalan ng Novatianism, leader ng Novatianism? Out of topic, Mr. Moderator. Hindi tao dito ang sabi-sabi, kung hindi yung pizza. Yes, Moderator Stein. Ang panutala, wala kusunod sa tema. Kung kilala niya ba talaga yung leader ng Novatianism na siyang nag-start ng Novatianism? Dili siya isyo. Yung masunod siya isyo. Dili siya isyo. Pinipresent niya. Nakasabong karapatang tanong yung presentation niya. Pero magabas sa tema. Kung imang pagsunod ng pagpatanang magabas sa tema sa isyo niya, ang pagkanaa, sayang referensya. So, pusunod lang sa lahing question. Dili masunod sa tema. Rephrase mo question. Ang Novatianism po sinimula ng isang tao, ayon mo, nandiyan na ang Roman Catholic sa panahon ni Novatianism. Presentation mo yan, tinanong mo rin yan sa akin. Kaya ang tanong ko, ano po ang pangalan ng leader ng Novatianism? Again, counter objection, Mr. Barretor, violating the rules of dialogue number 1. Kaya tinanong ko kung sino ang leader niya, ang pangalan. Kilala ba niya dahil nandiyan mo? Ang point niya, kung makilala niya ang leader, paano mo ma-establish ang time? Paano mo ma-establish na... Kung kailan lumitaw yung leader niya? Magalala bro, dala bro, lubas yan. So, next question niya. 100 to 28. Kaya tinanong ko siya kanina, kung ano ba ang content ng Edict of Thessalonica? Sabi dito, ang sagot niya kanina, ang content daw ng Edict of Thessalonica, nag-declare si Emperor Theodosius na ang Kristyanismo ay maging state religion. Walang sinabi dyan na sumulpot ang Roman Catholic Church. Ano ba ang nakasaad sa Edict of Thessalonica? Ganito ang sabi ng Edict of Thessalonica. It is our desire
our state religion ng Roman Empire ng Christianity. Sa tama ba yun o mali? Ang topic yun, sapagkat ang ating Roman Catholic Church, patutuon naman na ang Christianismo ay diniklara na state religion. Si Theodosius I, si Gracian, at si Valentinian Visigoth. Ano ang sabi ng Edict of Thessalonica? It is our desire that all the various nations which are subject to our clemency and moderation should continue to profess the religion which was delivered to the Romans by the divine Apostle Peter as it has been preserved and which is now professed by the founded Damasus. Ano daw? Existido na po si Pope Damasus. Okay, tanong, Brad Paul, nabanggit mo si Apostle Peter na Pope, Santo Papa, binanggit mo rin ito. Objection, Mr. Moderator, wala akong binanggit about kay Pope. Kung meron. Kay Pope. Balik natin, i-review natin. Wala. Ang sabi ko, si Pope Damasus. O, Santo Papa. Si Pope Damasus ay Church of Rome ayon sa binasa ko sa Edict of Thessalonica. Wala, hindi ako nagtas ng papasi. Kaya wala sa magtanong ng papasi sa pagkat hindi yung pasok sa proposisyon. Okay. Dati ka lang. Okay. Ang tanong ko po, Mr. Monreto, simple. Kasi ang presentation niya, si Pope Damaso, Pope ng Roman Catholic at maraming lista ng Pope. Kaya yung tatanong ako ngayon sa Pope. So, hindi pa rin pasok sa tema yun. So, kung ganang ganito ko ng Riano? Ay, hindi na tayo tatanong. Kaling, ang kinigiyahan ko, to na kung kinitas ka po, mamutana siya kapahin sa Pope. Oh, niya karon, katagal ko siya chance. Pagpapatana, serious suspicion ni, wah, ano mo ba siya mo? Ang punto na ito, ang resulta ni sa ato pag-resulta sa ato proposisyon. Okay, ato, di ba na ito, may mga nangyayang pag-consensus pumunta na, okay na ito, eh, parpaday. Pareho na. Objection, Mr. Moderator, tanggapin ko yung kanyang tanong. Tanggapin ko ha, pero kung na hindi related yun, sa surat na tanong sa 380, didakan siya. Ah, klaro na, sa ato na, fair enough. Fair enough. Kung dili na mo relate sa tema, ato na ang pinaksyonan. Okay, fair enough. Kasi nga, again, Mr. Moderator, klaruhin ko muna kasi ang kanyang presentation yung tinatanong natin. So, binanggit niya po, okay? So, ang tanong ako... Ayun na niya. Kami nga, Moderator style. Sakto na pwede ka makautana base sa iyang presentation, pero it must, your question must be directed towards the resolution of the issue. Dili kay mutana lang kapara lang din sa katubag. Dili na mao nakatutuyo na nga ma-resolve ang isyu. Kini na, kini pangutana ni mo, ma-resulta ang resolve ang isyu. Muna, pasabot. Para fair din siya na lang. Kaya ba? Okay? Kaya. So, katagat yung chance na mamutana, dili pa kay klaro sa uban, basta sa ma-resulta na sa pag-resolve sa isyu. Okay? Thank you. Ito premise. Premise ka pala. Ang patunay na mali ang tema ko dahil meron ng pop series of popes na banggit si Damasus. So ang tanong ko ngayon, meron ka bang ebidensya, historical evidence na si ito pong si Pope Damasus papunta kay pop na primerong pop na si Peter, meron ka bang evidence dyan? Historical evidence. Dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence. Kasi po, ito pong tinawag ninyong pope na una, ay wala pong historical evidence. So sabi mo, may series of pope po na ipinipresent mo kanina. Nandun si Damasus. So meron ka bang historical evidence na si Peter ay unang Santo Papa sa Roma? Ang topic, hindi po sa topic about sa pagka-Peter na pope. Book of Religion, hindi ito sa Katoliko. Ito ay isinulat ng mga dalubhasa sa larangan ng kasaysayan at relihiyon. Ano ang sinabi dito? Dito sa pahina 334, ito ang nakasaad. Roman Catholic Church, first century. Kailan? Question na, nasa ba? Okay. Totoo ba na binanggit mo
na yung Roman Catholic Church first century pa lang nandoon na, yes or no? Yes, totoo. At may ebidensya akong dala na Roman Catholic Church first century. Ikaw ang wala pang naipresenta. Okay. Now, next question. Follow up. Ang dami kong references dito, meron kang references. Yung nung sinabi dyan na first century lang, namunod ba ang Roman Catholic? Ilang aklat sa references mo na naman namin, ilang aklat ang meron doon? Ito, first century, itong sinabi ng NIV ninyo na kasali ang Baptist, sinulat ni Apostle Paul, ang recipient ng letter to the Romans ay ang Church of Rome. So, nagka-unite po ang mga Bible scholars at ang mga nalubhasa sa larangan ng relihiyon at kasaysayan na first century, nandun ang Iglesia Katolika. Ikaw ba ang hindi nakapresenta? So, ilabas mo na yung okay, now, next question. Present niya, first century, di ba? Ah, natinig niyo, dalawang aklat sabi niya, kasali ng Bible, ang Bible. So, ngayon, tanong. Dahil ang Roman Catholic Church po ay under po yan ng Santo Papa sa first century, sino po ang Santo Papa ng Roman Catholic Church? Ayon po sa objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number one, that no question or point shall be raised that is unrelated to the debate proposition. Balik-balik na niya? Kung sa may tumong sa mga pamatana? Ano ang question mo, Mr. Moderator? Ito, ang pamatana na, kung sa itumong? Mapagayang ba? Kung sa itumong? Kasi ang problema na ito, nagpili, tinuod, na first century nana, kaya nga kung tema 380, hindi na tinuod ko, may tinuod ko, magkapas na mo. So, hindi tinuod kay... Ano ang question na sa iyong presentation? Ano sa yes, present niya. Sige, wala ang question, kapag ka. Pili na kayo. So, pag-i-repeat yung tanong. Magkala kayo, oy. Ginamit ko na sabi mo, first century nandiyan na, may meron pa kang references. Kaya ang tanong ko, eto na lang. So, ayon po sa references mo na yan, ang meaning po na Roman Catholic Church is under po ng Santo Papa yun. Kaya sa first century, ayon ng references sinasabi mo, sinabi ba dyan, yes or no, na si Peter, si Pedro, ang unang Santo Papa sa Church of Rome? Yes or no? Ito referensya ko? Ang ginamit ko, ito lang. Sabi dito, Roman Catholic Church, first century. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. And St. Peter founded the first Christian church in Rome in first century. Sinabi ba dyan, yes or no, na si Peter, si Pedro, ang unang Santo Papa sa Church of Rome? Yes or no? Ito referensya ko? Ang ginamit yes, ko, ito yes. Lang. Sabi dito, Roman Catholic Church, first century. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. And St. Peter founded the first Christian church in Rome in first.